Nilagay po sa Interagency Committee o Anti-Illegal Drugs o ICAD para labanan ng droga pero inalis din agad ang kanyang paglalahad sa kabigo ng administrasyon, kinontra ang dating katrabaho niya. Dito nga sa unang balita, si PDEA Director General Aaron Aquino na nakapanayin po natin ilang linggo na nakaraan. At kaugnay niya, natin pa pang issue. Kasama natin live sa studio, Vice President Leni Robredo. Magandang umaga po, Vice President. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa lahat na nanonood sa atin ngayong umaga. Okay, unahin ko muna itong nangyayari sa Bulkang Taal. Kayo, sabi ko nga, veterano na kayo ng Mayon eh. Di ba? So, ano yung pwede nyo pong kahit papano eh, yung pagtugon ng gobyerno sa mga biktima, ano masasabi nyo sa mga nanonood ngayon na nandun pa rin sa mga evacuation center? Actually, Igan, nung pumunta ako nung Tuesday, nung umikot ako sa limang evacuation centers, kinausap ko talaga yung mga nandun. Kinikwento ko sa kanila yung experience namin sa Mayon. Nakasabay ko doon si Vice Governor Mark Leviste. At sinabi ko sa kanya yung mga kakailanganin. Halimbawa, yung mga portalets sa mga evacuation centers. So, nanghiram kami, Igan. Pero kulang yung aming hiniram, kaya isang panawagan itong gagawin natin. Yung meron po mga portalets, kailangan na kailangan sa Batangas. Dahil sa dami ng evacuees sa bawat evacuation centers. Pero yung napansin ko doon, sobrang pasalamat tayo sa mga LGU. Kasi yung lahat na evacuation centers na pinuntahan ko, talagang hands-on yung mga mayors. Yung mga mayors, mga vice mayors, yung mga councilors. Talagang sila mismo yung nagmamando, sila actually meron pa silang mga mini concert, meron mga palaro para malibang. So yung mga evacuees, ano sila? Very thankful na asikasong-asikaso sila. In fact, ang biruan doon, pagkatapos nito matataba na daw sila kasi maraming pagkain. Pero yung nakakabagabag talaga sa kanila yung uncertainty. Hanggang kailan, may babalikan pa bang bahay, paano na yung kabuhayan. So yung sa akin, yung pamahalaan dapat gawa na ng programa, hindi na hintayin matapos ito. Magkaroon na sana ng inventory, ano ba yung mga hanap buhay ng mga taong apektado para yung assurance ba? Yung assurance sa kanila na andito yung pamahalaan, sisiguraduhin, aasikasuhin kayo after this. Kasi yung ngayon, ito yung madaling part eh. Yung relief, ito yung madaling part kasi marami pang tumutulong, maraming asikaso sila ng mga LGU. Pero yung after this, lalo na kung tumagal. Kaya nga sinasabi namin, sana doon sa evacuation center, gawing community-based ba? Totoo. Na bigyan na rin ng trabaho yung mga nandun. Ano? Hindi yun na parang naghihintay lang sila ng tulong o naghihintay na maibalik sila sa dati nilang tiraan. Actually, yung nangyayari, Igan, sa Marawi, ganun yung ginawa namin. Okay. Na yung habang nasa evacuation centers pa, inipon namin yung mga kababaihan at binigyan ng kabuhayan. In fact, merong isang evacuation center sa Sagyaran, Alanao del Sur, na binigyan namin ng mga makina, yung mga... Para habang nandun sila? Saka nakakabenta na. Okay. Bihira kang pumatol sa mga kritiko, eh, di ba? Bakit naman may special parang vlog o live ka pa kay OWA Deputy Executive Director Mocha Uson? Talaga bang nasaktan ka nung sinabi niyang kahit saan ka lumakad, eh, dala-dala mo o kaladkad mo media at dito nga sa huli, eh, parang pandesal o ilan ba yung... Limang pandesal o at nagawa mo pa magbiro na yung nasa likod mo, ang flavor mo ka. So, naapektuhan ka ba talaga nung punan na yun? Actually, Igan, parang mga late last year o middle of last year, talagang sinabi ko sa staff na mula ngayon, hindi ko napapalampasin yung lahat na kasinungalingan. Kasi for 3 years, hindi ako umimik. Kasi feeling ko dati, bibigyan ko lang ng, alam mo yon, parang bibigyan mo lang ng importansya, mas mabuti wag pansinin. Pero mali yata yun eh. Kasi napansin ko dahil wala kaming sinasabi, hindi namin pinapansin. Umabuso naman. Akala ng tao, totoo. Okay. So siguro mga middle of last year o late last year, sinabi ko na lahat na nakikita kong kasinungalingan, iko-call ko na yung attention. Kaya yung lahat, Iga, na friends ko sa Facebook, makikita, na every time may makikita akong kasinungalingan on Facebook, pinupost mo agad. At kinukol ko yung attention. At marami nagre-react, nire-report yung bearers of fake news. Pero yung kay Mocha kasi, Igan, yung sa akin, yung mali doon, kasi sinesweldohan siya ng pamahalaan. Okay. So ako talagang, I made it a point na i-call out siya.
Pero sa akin, yung pang-call out ko, tama na yon. Ayoko nang pahabain pa kasi hindi naman nakakatulong. Tama na na alam ng tao, nagsinungaling siya. Para next time, meron ng warning na hindi ko papalampasin. Okay. Ayon sa akin, nasabi ko na yung totoo. Marami doon sa mga kasama ko sa Batangas na interview at sinabi din kung ano yung totoo, tama na yun. Oh, nakita naman ng mga tao yan. Okay, dito tayo sa ibang issue. Pinag-usapan natin ilang linggo bago pumutok itong taal, yung ICAD report. Mm-mm, ano? Mm-mm. Nandito si PDEA Director General Aaron Aquino. Parang lahat ng mga otoridad natin na sangkot sa droga, minaliit yung report mo at sinabing walang katotohanan. Parang mali yung mga figure na napadala daw sa'yo at parang dinidinay pa sa kanila galing ano, yung natural mga figure. Saan ba galing talaga ito? At yung maikli mo bang pananatili sa ICAD? Sapat na yun para sabihin mo na nabigo ang gobyerno sa kampanya sa droga? Actually, tingin ko yung lahat na tinuligsa yung report, nung tinutuligsa nila to, hindi pa nila nababasa. Okay. Kasi yung mga nakabasa na, halimbawa yung DOJ, nung nabasa niya, sinabi niya na tama naman. Make sense. Oo. Halimbawa yung PNP, ganun din yung sinabi, na na-challenge sila kasi pinoint out. Kasi pag binasa mo yung report, walang politika doon. Okay. Pag binasa igan yung report, talagang lahat yung rekomendasyon. Mm. At siniguro namin na hindi kami magsasali ng any data na hindi nanggaling sa pamahalaan. Okay. So yun talaga, dapat mas mahaba yung igan. Mm-hmm. Pero inales namin yung ibang mga walang, hindi namin na vet na, figures o hindi official. So lado na verified yun. Oo, halimbawa na lang, yung mga extrajudicial killings. Kung sino man yung nakabasa ng report, mapapansin nyo, wala doon. Okay. Wala doon kasi wala kaming binanggit. Mahanap na official data. Ang talagang sinama lang namin doon yung mga report ng mga agencies. Mm-hmm. So pag sinabi nilang mali yung numbers ko, galing yun sa kanila. Okay. Kaya pag tiningnan yung report, Igan, ano yun, 40 plus pages, 168 yung footnotes namin. Mm-hmm. Kasi bawat datang binibigay namin, nilalagay namin yung footnote kung saan ahensya yan galing. Mm-hmm. So talagang yun, Igan, yun, wala kami dinagdag. Okay. Analysis lang yun ng data. Sabi ni Pangulong Duterte, ang pinakamali ay yung in-appoint ka bilang ICAD co-chair, di ba? Ikaw ba nagsisisi ka rin? Ba't mo tinanggap? Dahil hindi. Sa maikling panahon na naglingkod ka, napansin mo na wala rin nakitang suporta. At itong mga rekomendasyon mo, sa tingin mo ba tatanggapin nila? Hindi ka na nga pinansin eh. Ako, Igan, hindi ako nagsisisi nung desisyon na tinanggap. Although, pagtanggap ko noon against the advice of almost everyone na nakapaligid tama sa akin. Po, oo. Ako kasi nung tinanggap ko yon, alam ko na sandali lang ako doon. Mm-hmm. Pero tingin ko kasi kahit sandali lang ako doon, meron ako maiaambag. Okay. Kahit pa in public sabihin nilang walang saysay yung report ko. Ako tingin ko pag binasa kasi nila yon, alam nila na very good intentions, mm-hmm, yung pagbigay ko ng rekomendasyon. Yung sinasabi nila, Igan, na massive failure, kung binasa nila yung report, makikita nila na yung sinabi ko lang na massive failure, yung supply side. Mm-hmm. At hindi yung buong campaign. Hindi yung buong kampanya. In fact, nire-recognize ko doon yung mga contributions ng mga member agency sa ICAD. Mm-hmm. Ang sinasabi ko lang doon na massive failure yung supply side, mm-hmm, na ang datos galing din naman sa kanila. At sila yung nagbigay sa akin ng datos kung ilan na yung nasamsam. Okay. Galing din sa police. At ito, Igan, ay press conference. Mm-hmm. Parang sinasabi nila na unverified na data. Pero kung unverified, bakit mo sasabihin sa press conference? Mm-hmm. So ito yung datos kung ilan talaga yung estimated na consumption galing sa kanila. Yung sa akin, Igan, ano lang naman yun eh. Kinenta mo lang kung ilang porsyento yung nasamsam sa estimated consumption. Pero ito kasi, tingin ko yung mga nakabasa na nito, lalo na yung mga member agencies, alam na meron akong basehan at alam na
ang gusto ko lang solusyon. Mm-hmm. Nasa sa kanila naman yun kung susundin o hindi. Pero na mas sa, mapaigi yung, pa, no? Oo naman. Pero sa akin lang, at least may naiambag ako. Okay. Isa sa mga bahagi ng rekomendasyon mo, yung seryosong kampanya rin laban sa mga ninja cops, no? Yung mga polis na sangkot din sa droga. Mm-hmm. Si Lieutenant General Archie Gamboa po, napili ng bagong PNP chief. Mm-hmm. Sa tingin niyo po, sa maikliding panahon na paglilingkod ngayon ni Chief PNP Gamboa, makakatulong ba to sa rekomendasyon mo na initiate and pursue actions against abusive members ng PNP? Ako hindi ko masyadong kilala si Chief PNP. Pero yung sa akin, kaya ako pinapoint out yung obligasyon ng kapulisan na siguraduhin na yung mga tiwali na paparusahan para masalba yung integrity ng institusyon. Kasi kung ako tatanungin mo, Igan, tingin ko, in all honesty, mas marami pa din na pulis yung matitino at mahuhusay. Oo. Pero pag pinabayaan kasing parang wala lang penalties dun sa pang-aabuso, nadadama yung iba eh. Mm-hmm. Nadadama yung iba kasi natataint yung image ng, yung buong imahe ng kapulisan. Mm-hmm. So yung sa akin, kaya nandun sa recommendation ko, yung mga tiwali, siguraduhin na maparusahan mm-hmm. para hindi madama yung mga matitino at mahuhusay. Reaksyon nyo, tatakbo daw uli si Bongbong Marcos sa 2022. Maapektuhan ba yung electoral protest ninyong dalawa? Ako pagkatapos kasi ng term ko, Igan, tapos na yung protest. Pero sa akin, karapatan naman ng kahit sinong tumakbo. Pero dapat lahat na tatakbo, tatanggapin yung resulta ng eleksyon. Okay. Kasi kung matatalo ka, hindi mo tatanggapin, eh huwag ka nang tumakbo. Hmm. Eh, sabi niya rin, ayusin yung mga textbooks, ano? na tungkol sa panahon na nungkulan ng kanyang ama bilang pangulo ng Pilipinas. Yun, medyo nakakatawa yun. Ako, ang paniniwala ko, Igan, talaga may pagkukulang. May pagkukulang yung sistema natin sa pagturo in the sense na hindi effective Uh-oh. Yung ating pagturo kung ano yung naging epekto ng diktadurya noon. Hmm. Yun yung kakulangan. Kasi kung naging epektibo yun, hindi na sana nangyayari yung mga nangyari dati. Okay. Duterte sa 2022. So, ito ba'y Robredo at kung sino man ang tatapat nyo rito? Ako, karapatan nila yon. Kung okay. gusto mong tumakbo, parehong pamilya, karapatan nila yon. Pero yung sa akin, Igan, ilang beses ko na to sinabi. Based from my own experience, yung presidency sa ka-vice president, presidency destiny. Kasi nung tumakbo ako noong 2016, one year before that, wala pa sa kalingkingan na tatakbo ako. Mm. At pag ako tinanong 2015, ay tatawanan ko siguro na magiging contender ako for the vice presidency. Ngayon, 2.5 years pa. Mm. So, ang dami pang pwedeng mangyari sa 2.5 years. Pero may kumakausap na rin sa'yo? Walang kumakausap, wala. Igan. Meron lang mga presumption yung iba na tatakbo ako dahil VP ako VP ngayon. VP ka, oo. Pero yung sa akin kasi, wala na ibang pupunta, no? Kundi pataas. Oh. Pero hindi naman ako nag-ambisyon sa politika, Igan. Oh. At yung sa akin, kahit mag-prepare ka ng grabe, kung hindi yun para sa'yo, hindi yun para sa'yo. Okay. Ayaw man ni Pangulo yung anak niya tumakbo, no? Si Mayor Sara. Pero handa ka ba sa isa pang Duterte? After Rodrigo? Hindi. Sa atin naman, Igan, parating majority yung magde-decide. Okay. Majority parating yung magde-decide. Kung yung tao gusto niya yung pamamalakad ngayon, di yun siguro yung magbubunsod para Duterte ulit yung susunod. Okay. Gusto ko lang hingan ka ng reaction sa sinabi ni Senator Bato na ang kampanya ng droga ay nangangailangan na isa pang parang Duterte. Kailangan ba na isa pang parang Duterte para maging matagumpay na yung kampanya sa droga? Ako, Igan, kahit sino yung mamuno sa kampanya, kailangan niya lang ng focus, kailangan niya na data-driven lahat, hindi nagpapakwento. Alam mo, paminsan, pag hindi tayo mismo yung tumutok, yung mga reports sa atin, pinapaniwalaan lang natin. Mm-hmm. Pero kung tayo mismo yung tumutok, pag mali yung report, makikita natin na mali, mahanapan natin ang solusyon. So ako, it doesn't matter kung sino. Mm-hmm. Yung pakiusap ko nga sa report, tutukan lang ng presidente. Sinabi ko sa report, hindi naman nangangailangan ng co-chair ng ICAD.
kailangan lang yung tutok ng presidente. Opo. Lako, maraming salamat po, Vice President Leni Robredo, sa oras at pagsagot sa aming mga tanong. Sana nag-enjoy ka rin sa pagkain ng tikoy. Maraming salamat. Okay, narito po tayo sa unang balita pa rin.